Sobrang nagulat at hindi inasahan ng mga astronomers ang nakita nila sa Pluto mula sa isang maliit na tuldok na unang nakita ng telescope noong 1930 hanggang sa nilapitan ito ng isang spacecraft noong 2015. At ito pala ang totoong itsura nito. Ako si Madam Info. Tara, sundan natin ang pambihirang eksplorasyon patungo sa isang maliit at malayong mundo. Let's get to know Pluto! Bumalik tayo sumandali sa panahong nadiskubre ang ikawalong planeta sa ating solar system, ang Neptune. Sinadyang hanapin ito ng mga astronomers dahil alam nila kung saan ito mahahanap. Mayroon kasing mga irregularidad sa pag-ikot ng mas naunang planeta, ang Uranus. Ayon sa kalkulasyon na ibinase sa Law of Universal Gravitation at Laws of Motion ni Sir Isaac Newton, may isang malaking bagay na nakakaapekto sa galaw ng Uranus. At tama nga sila! Nung kinagabihan ng September 23, 1846, gamit ang telescope, nakita ng mga astronomers ang isang planeta sa halos eksaktong lokasyon na na-predict ng kanilang kalkulasyon. Ganitong dahilan rin ang nag-udyok sa mas marami pang astronomers na maghanap ng ikasyam na planeta. Ang pinakamasigasig at pursigido sa paghahanap ay isang mayamang astronomer na nagngangalang Percival Lowell. Kinalaunan ay tinawag niya ang planetang Planet X. Gaya ng Neptune na nakakaapekto sa ikot ng Uranus, inakala ni Lowell na ang Planet X ay isa ring malaking bagay na nakakaapekto sa pag-ikot ng Neptune at ng Uranus. 1906 sinimula ni Lowell ang paghahanap. 1916 nang pumanaw siyang bigong makita ang Planet X. Si Lowell ang may-ari at nagpatayo ng kilalang obserbatoryo sa Arizona, ang Lowell Observatory. Kahit kamatayan ay hindi nakapigil kay Lowell na hanapin ang Planet X. Sa kanyang last will and testament, nag-iwan siya ng $1,000,000 upang ipagpatuloy ng kanyang mga astronomers ang operasyon ng obserbatoryo at ang paghahanap ng Planet X. Gayunpaman, natigil ang paghahanap dahil inilaban ng kanyang naiwang byudang si Constance Lowell sa korte na mapunta sa kanya ang pera. Kahit pa iniwanan naman siya ni Percival ng sarili niyang pera at mga ari-arian. Inabot ng isang dekada bago maayos ang labanang ito sa korte at malaking bahagi ng 1,000,000 na kalaansana sa paghahanap ng Planet X ang nagastos. Pero desididong tuparin ng direktor ng obserbatoryo na si Vesto Melvin Slipher ang huling habilin ng kanyang matalik na kaibigang si Percival. Tuloy na uli ang paghahanap sa Planet X. Sa isang maliit na lalawigan sa Kansas, USA, isang binatilyong lumaki sa farm ang nahilig sa astronomy. Siya si Clyde Tombaugh. Dahil sa hirap ng buhay sa farm, tanggap niyang malabong matupad ang pangarap niyang makapag-aral at makapagturo sa universidad. Hindi rin siya makabili ng sarili niyang telescope, kaya't siya mismo ang bumuo nito mula sa samot-saring kagamitan. Ilang mababang klase muna ng telescope ang nabuo niya bago ang mas epektibong 9-inch reflector telescope na nakompleto niya nang siya ay 22 years old. Gamit niya dito ang piyesa ng isang lumang sasakyan, isang 1910 Buick at mga piyesa ng mga makinarya sa farm na hindi na ginagamit gaya ng grain auger, cream separator base, at flywheel. Dahil sa telescope na ito, naobserbahan niya ng maigi ang mga planetang Mars at Jupiter. Iginuhit niya ng detalyado ang kanyang mga obserbasyon at ipinadala ang mga drawings niya sa Lowell Observatory. Ang layunin niya ay upang humingi ng suhestyon sa mga professional astronomers doon kung paano siya makakalikha ng mas magagandang telescope. Lingid sa kanyang kaalaman, eksaktong ito ang panahong nabuhay muli ang misyong mahanap ang Planet X at kailangan ng obserbatoryo ng bagong makakatulong upang maisakatuparan ito. Napahanga ng mga drawings ni Clyde si Director Vesto Melvin Slipher, nakadalawang palitan ng liham sina Clyde at Slipher dahil may mga itinanong ito sa kanya. Sa ikatlong liham ni Slipher,
Inalok na nito ng trabaho si Clyde. January 29, 1929, ilang araw bago ang 23rd kaarawan ni Clyde, sumakay siya ng tren mula Kansas patungong Flagstaff, Arizona sa kanyang bagong trabaho bilang taga-survey ng kalangitan sa Lowell Observatory upang mahanap ang Planet X. Pinagtiyaga ang hanapin ni Clyde Tombaugh ang isang maliit na tuldok ng liwanag galing sa isang posibleng malayong planeta na napaliligiran ng milyon-milyong tuldok ng liwanag na nagmumula naman sa mga bituin. Gamit ang mga imaheng kuha ng telescope sa obserbatoryo, pinagkukumpara niya ang kuha sa parehong patse ng kalangitan sa magkakaibang petsa. Ang mga bituin ay mananatili sa kanilang posisyon makalipas ang ilang araw. Pero kapag mayroong tuldok na umiba ng pwesto, ito na malamang ang hinahanap nilang Planet X. Sa kanyang paghahanap, maraming asteroids, kometa, variable stars, star clusters, galaxy clusters, at pati isang galaxy supercluster ang nadiskubre ni Clyde. Pero nanatiling mailap ang Planet X. February 18, 1930, halos isang taon mula nang magtrabaho si Clyde Tombaugh sa obserbatoryo, nakita niya ang isang natatanging tuldok na umusog ng mga 3 millimeters sa larawang kuha ng January 29 nang ikinumpara niya ito sa larawang kuha ng January 23. Sinabi niya ito kay Director Slipher. Binerifika ito ng mga astronomers ng obserbatoryo. Nahanap na nga ni Clyde ang Planet X ni Percival Lowell. March 13, 1930, inanunsyo sa buong mundo ang natuklasan ni Clyde Tombaugh at sa parehong buwan ay opisyal na pinangalanan ang planetang Pluto. Mula noon, nagbago na ang kapalaran ng binatang lumaki sa farm. Nakatanggap siya ng scholarship sa University of Kansas upang kumuha ng kursong astronomy habang patuloy pa rin nagtrabaho sa obserbatoryo. Natupad ang kanyang pangarap, hindi lang ang makapag-aral, kundi ang makapagturo rin sa universidad. Naging profesor siya kinalaunan sa New Mexico State University. June 22, 1978, nadiskubre ng mga astronomers na sina James Christie at Robert Harrington ang unang buwan ng Pluto na pinangalan ng Charon. Dahil sa epekto ng gravity ng Charon sa Pluto, nagkaroon ng batayan ang mga astronomers para makalkula ang tunay na bigat at laki ng Pluto. Kung maaalala natin, ang unang rason kung bakit hinanap ni Percival Lowell ang Planet X ay dahil sa epekto nito sa Neptune at Uranus. Pero may problema, bakit napakadilim nito kung ganito ito kalaki? Dahil sa Charon, nalutas ang problemang ito, napakaliit pala ng Pluto, mas maliit pa sa buwan ng Earth, kaya pala napakadilim nito. Ibig sabihin, mali ang unang akala ni Percival Lowell. 3, 2, 1. Makasaysayan ang taong 1977 para sa mga astronomers dahil noon lumipad ang dalawang spacecraft, ang Voyager 1 at Voyager 2 upang maglakbay sa mga malalayong planeta ng solar system. Ang Voyager 1 ay nakatakdang mag-flyby sa Jupiter at Saturn at ilan sa kanilang mga buwan, samantalang ang Voyager 2 ay lalapit naman sa Jupiter, Saturn, Uranus at Neptune. Ang totoo, pupuntahan rin sana ng Voyager 1 ang Pluto, pero importante rin sa NASA na mapuntahan ang Titan na buwan ng Saturn. Kailangan nilang mamili dahil kung pupunta sila sa Titan, mawawala na sa rota ang Pluto. Kinalaunan, mas pinili nila ang Titan. Una, dahil sa alam nilang may makapal itong atmosphere na napakahalaga sa posibilidad ng buhay. At pangalawa, dahil may duda sila kung kaya bang marating ng spacecraft ang Pluto. Naging matagumpay ang misyon ng Voyager 1 at Voyager 2. Nakumpleto ng mga ito ang biyahe sa apat na planeta. Ang pinakamalayo, ang Neptune, ay narating ng Voyager 2 noong 1989. Tanging ang Pluto na lang ang natitirang planetang hindi pa napuntahan. Mayroon palang mga scientists na nalungkot sa pagpili ng Titan imbes na Pluto upang puntahan ng Voyager 1. May 1989, nang bumuo ng grupo ang 12 scientists upang kalampagin ang NASA para bigyan ng importansya ang eksplorasyon ng Pluto. Tinawag nila ang grupong Pluto Underground.
Napansin naman sila ng NASA at katulong ang grupo ay nagkaroon ng mga plano para sa misyon sa Pluto. Pero mahaba pa ang kanilang lalakbayin at napakarami pang hamon ang dapat nilang malagpasan. Isa sa pinakamalaking hamon ang budget at ang kompetensya sa ibang misyon ng NASA. Ang isa pang malaking hamon ay ang sobrang layo ng Pluto na ang ibig sabihin, komplikado at sensitibo ang magiging disenyo ng gagamiting spacecraft dahil napakahaba at napakatagal ng magiging biyahe papunta doon. Noong March 7, 1996, 6 na taon mula nang i-launch ang Hubble Space Telescope, inilabas ang kinuhanan nitong mga imahe ng Pluto. Lalong umigting ang interes hindi lang ng Pluto Underground, kundi pati na ng buong mundo sa Pluto. Ang dating maliit na tuldok lang, ngayon ay mukha na talagang isang planeta. Hindi pa rin ganon kalinaw ang kuha, kaya't lalong kailangang matuloy ang misyong makalapit sa Pluto. Gayunpaman, hindi talaga madali ang makipagsabayan sa napakaraming prioridad ng NASA. Mahigit 9 beses na kansela ang planong misyon sa Pluto at sabi nga ni Alan Stern, kung ito ay pusa na alam nating mayroong 9 na buhay, hindi na ito nag-survive. Samantala, dumarami naman ang tumutulak para matuloy ang misyon, gaya ng The Planetary Society. Pero isang 17 taong gulang na estudyante, si Ted Nichols, ang nakapagpabago ng desisyon ng NASA. Gumawa siya ng website na nagpepetisyon upang matuloy ang misyon sa Pluto. Sa dami ng taong bumisita sa website, sumuporta at pumirma sa petisyon, nag-crash pa ang website. Hindi na ito maa-access sa ngayon. Pero dahil dito, tuloy na uli ang misyon. Opisyal na naaprubahan ang New Horizons mission noong November 2001 at si Alan Stern, isa sa namumuno ng Pluto Underground, ang itinalagang principal investigator ng misyon. Ang New Horizons spacecraft ay isang robotic spacecraft na walang nakasakay na astronaut. Lalapit ito at magfo-flyby sa Pluto at mga buwan nito upang kuhanan ng mga imahe, mangalap ng datos at mapag-aralan. Samantala, isa-isa nang nadidiskubre ang mga ibang bagay sa Kuiper Belt na tinawag na mga Kuiper Belt Objects o KBOs. Ang Kuiper Belt ang rehiyong lagpas sa orbit ng Neptune na korteng donut at tahanan ng Pluto, mga kometa at marami pang ibang icy bodies. Unang nadiskubre ang KBO na 1992 QB1 noong 1992, ang Quawar noong 2002 at ang Sedna noong 2004. Pero nung nadiskubre ang Eris noong January 5, 2005 nina Mike Brown, Chad Trujillo at David Rabinowitz, nayanig ang scientific community. Halos kasing laki ng Pluto ang Eris, pero mas mabigat ito sa Pluto at kinalaunan ay natuklasang mayroon rin itong buwan. Dahil dito, nagkaroon ng matinding debate ang mga scientists. Ituturing ba nilang 10th planeta ang Eris o hindi talaga ito isang planeta? Malamang ay mayroon pang mga susunod na madidiskubring kasing laki rin ng Pluto at Eris sa Kuiper Belt. Idadagdag rin ba ang mga ito sa bilang ng mga planeta sa solar system? August 24, 2006, nagdesisyon ang International Astronomical Union o IAU na mas linawin ang depinisyon ng isang planeta para ituring na planeta ang isang celestial body o bagay sa kalangitan, dapat ay pumasa ito sa 3 criteria. Una, dapat ay umiikot ito sa araw. Ikalawa, dapat ay may sapat itong bigat upang magkaroon ito ng hydrostatic equilibrium. Ibig sabihin ay balanse ang pressure palabas at ang puwersa ng gravity paloob kaya hindi ito gumuguho o nade-deform. Ibig sabihin, dapat ay halos bilog ang hugis nito. Halimbawa na mga bagay na hindi pasado sa kriteryang ito ay mga asteroids na may iba-ibang hugis. Ikatlo, it has cleared the neighborhood around its orbit. Ibig sabihin, walang ibang bagay na kasing laki nito ang kasama niya sa kanyang orbit maliban sa kanyang buwan. Mangyayari ito kung siya ang may pinakadominanteng gravity, kaya kung may lalapit ditong ibang malaking bagay, pwedeng ito ay bumangga na sa kanya o maging buwan niya. Ang resulta, nalimas na o nalinis ang paligid niya ng iba pang malaking bagay. Ang pangatlong kriteriya ang hindi ipinasa ng Pluto dahil napakaraming ibang bagay ang kasama nito sa kanyang orbit. Ang ending, ang mga bagay na pumasa lamang sa unang 2 kriteriya ay ikaklasipikang dwarf planet. Sa mismong pulong na ito ng IAU, ang Ceres,
Eris at Pluto ay kinilalang mga dwarf planets. Na-demote na nga ang Pluto. Hindi na ito nalaman ng discoverer ng Pluto na si Clyde Tombaugh. Pumanaw siya noong January 17, 1997 sa edad na 90 years old. Sa ngayon, nadagdag na rin sa hanay ng mga dwarf planets ang Haumea at Makemake na parehong mga KBOs at nadiskubri rin ng grupo ni Michael Brown. Samantala, sa panahon ring ito, ang New Horizons spacecraft ay 7 buwan nang bumibiyahe para sa misyon nito patungong Pluto. Nag-launch ito noong January 2006. Mai-imagine natin ang naramdaman ng New Horizons team na ilang taong pinagplanuhan ang misyong ito para sa isang importanteng planeta. Ngayon ay hindi na pala ito planeta. Gayunpaman, hindi nawala ang gana ng team na siguraduhing magtatagumpay ang misyon. Mapapahanga talaga tayo sa pasensya ng mga astronomers. Akalain mong mahigit 9 na taon ang biyahe bago makarating ang New Horizons spacecraft sa Pluto, kahit pa ito ang itinatalang pinakamabilis na sasakyang nakalabas sa Earth. Ang Apollo missions ay inabot ng 3 araw bago makarating sa buwan, pero ang New Horizons ay nakuha lamang ito ng 9 na oras nang dumaan ito sa orbit ng buwan. Isang flyby mission ito. Ibig sabihin ay hindi ito magla-landing sa Pluto. Dadaan lang ito sa Pluto. Hindi pwedeng bumagal, hindi pwedeng huminto. Iisang chance lang ang meron upang makuha ng mga instrumentong dala ng New Horizons ang datos mula sa Pluto. Kumuntik pang masayang ang lahat nang 10 araw bago ang flyby ay nawala ng komunikasyon ang team sa Earth sa spacecraft. Ginawa nila ang lahat upang maayos ito. Walang natulog, walang umuwi ng halos 4 na araw. July 7, 2015 nang sa wakas ay nakumpirma nilang gumagana na ng maayos ang New Horizons at handa na ito para sa paglapit sa Pluto. July 14, 2015 ang New Horizons ang naging pinakaunang spacecraft na nakalapit at nag-flyby sa Pluto at maaaring ang pinakahuli na rin sa ating lifetime. Siya nga pala, may maliit na lalagyang nakakabit sa New Horizons spacecraft na naglalaman ng bahagi ng mga abo ni Clyde Tombaugh. Pagtupad ito sa kanyang kahilingan nung 67 years old siya na madala sa space ang kanyang abo. 15 minutes lang ang itinagal ng flyby at papalayo na uli ito sa Pluto. Napakabilis, no? Pero ginto ang 6 gigabytes ng datos at kaalamang nakalap nito. At heto na ang ipinakita sa atin ng New Horizons, ang Pluto na nasa 4.7 billion kilometers ang layo sa Earth. Ang unang ikinamangha ng mga scientists ng NASA ay ang korteng pusong tila nakadrawing sa surface ng Pluto. Kilala na ito sa tawag na Pluto's Heart. Pero ang opisyal nitong pangalan ay Tombaugh Regio, bilang pagpupugay sa discoverer ng Pluto na si Clyde Tombaugh. Kuha ito nang ang spacecraft ay may layong 768,000 kilometers mula sa surface ng Pluto. Na-shock talaga ang mga scientist sa puso. Hindi lang dahil cute siya, kundi dahil ipinapakita nito na aktibo at buhay ang Pluto. Malayo ito sa inaasahan dahil napakalamig at napakalayo nito sa araw at aakalain nating walang nangyayari, walang pagbabago at puno ito ng craters. Ang ating buwan na halos walang geologic activity na nangyayari, kaya minsan ay itinuturing na isang patay o walang buhay, ay napakaraming craters at walang pagbabago ang surface sa mahabang panahon. Ang iniwan ng mga gamit ng Apollo missions, pati ginulungan ng kanilang rover noong 1969 hanggang 70s, ay naroon pa rin at hindi nagalaw hanggang 2011 sa mga kuhang ito ng Lunar Reconnaissance Orbiter. Taliwas ito sa nakita ng New Horizons sa Pluto. Ang puso ay puno ng nitrogen ice na gumagalaw ng mabagal. Ang ibig sabihin nito ay mayroong init sa ilalim na nagpapagalaw dito. Gaya ng kapag nagpapakulo tayo ng tubig na gumagalaw dahil sa init ng kalan. Halos walang craters ang puso, lalo na ang kaliwang bahagi nito na tinawag na Sputnik Planitia. Makinis ang surface nito na palatandaang ito ay bata at bago. Ibig sabihin, may prosesong nangyayari na patuloy na binabago o nire-renew ang surface. Kaya't ang mga lumang craters ay nabubura. Kung ano eksakto ang prosesong ito, sa ngayon ay isa pa ring misteryo para sa mga scientists. Ang Sputnik Planitia ay
mas malalim kaysa sa kanang bahagi ng puso. Ang dahilan nito, ayon sa mga scientists, ay may isang malaking bagay sa Kuiper Belt na bumangga sa Pluto mga 4 na bilyong taon na ang nakararaan. Lumikha ito ng parang malaking crater o palanggana sa paglipas ng panahon, nakolekta at napuno ito ng nitrogen ice na patuloy na gumagalaw kaya ito makinis at makintab. Isa sa posibleng dahilan ng makinis na surface ay ang posibilidad na mayroong karagatan sa ilalim ng Pluto na nagre-refresh ng surface. Habang pinag-aaralan ng mga scientists ang mga imahe at datos mula sa New Horizons, lalong dumarami ang ebidensya ng karagatan sa Pluto. Sa pinakahuling research, tinatantiyang ang karagatang ito ay nasa mga 40 hanggang 80 kilometers ang lalim at nasa pagitan ng crust at ng core ng Pluto. Sinasabi ring mas maalat ito ng mga 8% kaysa sa karaniwang karagatan dito sa Earth. Kaya kung pwede tayong lumangoy dito, siguradong madali lang tayong lumutang gaya ng sa Dead Sea sa Israel. Isa pang sorpresa para sa mga scientists ang nakita ng New Horizons na mga bulkan, ang Wright Mons at Picard Mons, na maaaring mga cryovolcanoes. Ang cryovolcano ay nagbubuga ng yelo at malalamig na material, samantala ang regular na bulkan ay nagbubuga ng nagbabagang lava. Sinusuportahan nito ang ideyang may karagatan sa ilalim ng Pluto dahil para sumabog ang isang cryovolcano at magbuga ng yelo, dapat ay may init na nanggagaling sa ilalim na posibleng nililikha ng nakatagong karagatan. Nakakamangha rin ang mga bulubundukin sa Pluto na gawa sa frozen water ice, hindi sa bato, pero kasing tigas ng bato. Ang totoo, bihira ang mga bundok sa solar system. Pero sa Earth, kung meron man gaya ng sa Mars, madalas ay solo-solo lang ang mga ito. Yan ay dahil walang plate tectonics sa ibang planeta na mayroon tayo sa Earth. Pero sa Pluto, mayroong nangyayari na hindi plate tectonics pero pinapagalaw rin ang lupa o kung anumang material mayroon ang Pluto. Kaya hayan at mayroon din itong mga bulubundukin. At heto pa, hindi akalain ng mga scientists na asul ang atmosphere sa Pluto na gaya ng Earth. Asul ang kalangitan nito. Who would have thought Pluto's atmosphere will be blue? Ang manipis na atmosphere ng Pluto ay binubuo ng 90% na nitrogen at 10% na methane at bahagyang dami ng carbon monoxide. Posible bang magkaroon ng buhay sa Pluto? Ang sagot ng principal investigator ng New Horizons na si Alan Stern, hindi ito imposible. Aniya, oo nga't napakalamig sa Pluto na pwedeng umabot sa negative 240 degrees Celsius dahil napakalayo nito sa araw. Pero sa ilalim nito, ang karagatan ay mas mainit at ang buhay doon, kung mayroon man, ay protektado sa radiation, asteroids, solar flares, supernova at iba pang panganib ng universe. Maraming salamat, Miss Julie Wisconsin, Travel with Christian, Roberto Dizon, Phoenix Lau, and Black Whites. Maari nyo ring suportahan ang channel na ito kapag clinic nyo ang thanks button sa ibaba. Kung may natutunan kayo o nag-enjoy kayo sa video, huwag nyo sanang kalimutang mag-like, comment, share, at mag-subscribe na rin.